Hello, welcome back once again to my YouTube channel, and of course, nice pong pasalamatan lahat ng mga subscribers po na nagtiwala sa channel na ito. Dito po sa Papalod Studio, meron na po tayong 5,000 plus na mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong tiwala, mga idol. At ngayon nga, mga lodis, gumawa tayo ulit ng tutorial video, no, na kung saan sasagutin natin yung mga tanong. Okay, this is very important tutorial. So, kung ikaw ay naghahanap ng mapagkakitaan, idol, hindi ka nagkamali na mapadaan sa channel na ito. Okay, marami po tayong gustong gawin sa panahong ito na hinaharap po natin ang pandemic. So, may mga ways tayong ginagawa, no? Kung papaano po tayo kumita ng pera. Okay. So, ang pag-uusapan natin yung mga idol, unang-una, naging mga katanungan dun sa mga comment, mga idol. Okay? So, maraming nag-PM sa akin regarding nga po dito sa ating bagong application, which is pinagkakaguluhan nga ngayon, mga idol, itong si Melbet. Okay? So, kung mapapansin nyo, mga idol, bago tayo dumako doon sa ating concern, pansinin nyo dito sa taas, mga idol. So, nandito yung 100% first cash in. Okay, so i-clear muna natin to, mga lodis. Okay, huwag nyong skip ang video nito. Napaka-importante nito, mga idol. Okay, ipapakilala natin, ipapatunayan natin, mga lodis, na dito, mga idol, hindi mawawala ang pera ninyo. Pero meron tayo ditong sinusunod dapat, mga lodis. Okay, alam naman natin yung bawal at saka alam natin yung tama. Okay, so simulan na natin, mga lodis. Sa first deposit natin, actually, ang minimum deposit dito, mga lodis, is 100 pesos lang. Okay? Then, ang kanilang minimum cash out is 300 pesos. Okay, so, pwede kayong mag-cash in through GCash and XRP. At marami pa namang mga pwede nyong mode of payment. Kasi mayroong mga ano dyan, mayroong mga tawag dito, may mga currency na pwedeng gamitin dyan, mga idol. Okay? So, makikita nyo doon sa menu pag nag-cash in kayo. But the question is, how we get our 100% bonus? Okay? To tell you honestly, hindi naman ibig sabihin na kapag nag-cash in kayo ng 100, you will get another 100 for bonus. Okay? Ang bonus natin, mga lodis, meron siyang minimum cash in. Okay? So, start ng 600 pesos. So, sa 600 pesos na cash in ninyo, which is pasok yon doon sa kanilang minimum requirements, then you will get another 600 pesos. Okay? Pero meron ding nagtanong sa akin, bakit hindi daw nila magamit yung 600 pesos? Okay, mga idol, dalawa yan eh. Yung cash in ninyo na 600 pesos, magagamit nyo sa lahat ng laro. Okay? Pero yung bonus ninyo, na kung saan, kung anong kategory kayo, nag-register, let's say for example, nag-register kayo sa sports, of course, you will get 100%. Okay? From your 600, you will get another 600. Pero magkaiba po ang paggamit nun. Yung main 600 ninyo, pwede nyong laruin kahit anong game sa Velvet. Pero yung bonus sa 600 is exclusive lang yon para dun sa sports. Alright? So, paano nyo ba makikita yon? Kapag nag-deposit kayo ng 600, pumunta kayo doon sa history or bet history. Pag kinlik yung mga idol, lalabas doon dalawa. May main at saka mayroon doong bonus. So, doon yung makikita yung another bonus. Okay? So, ang Melbet, mga lodis, to be honest with you, is one of the legit apps. Okay? Legit na legit po. Kaya lang nagkakaproblema. Kasi nga, mga idol, hindi tama yung proseso. Okay? Then, sasagutin natin yan mamaya, mga idol. So, kung ang... Ito pa yung dapat inyong malaman, ano? Lalong-lalo na sa mga nagtataka bakit hindi sila nakapag-cash out. Nag-cash in sila ng ganitong halaga, nanalo sila, hindi sila nakapag-cash out. By the way, yung nga pala sa sports, dapat manalo kayo ng 3 to 5 times, I think, para pwede nyo na ma-withdraw yun yung 600. Okay? Yung bonus ninyo. Then, doon sa mga nagtatanong kung bakit hindi nila na-withdraw. Okay?
Mga idol, i-clear natin to, no? I-clear natin. Sa mode of payment, let's say for example, nag-cash in kayo via XRP, kapag nag-withdraw kayo, dapat same mode of payment din, via XRP din. Okay, kung nag-cash in kayo via GCash, okay, through GCash, pwede nyo i-cash out or pwede kayo mag-withdraw through GCash. Okay, mga lodi, sa maliwanag yan. Right. So, okay, kadalasan kasi ang nangyayari, kapag nag-cash in kayo or nag-deposit kayo, pag nag-confirm na kayo mga idol, okay, halimbawa nag-cash in kayo or nag-deposit kayo, mayroong nakalagay doon your GCash number, okay? So, dapat yun ang ilagay ninyo, GCash number ninyo. Then, mayroon din doon nakalagay na upload file. Ano ba i-upload natin doon? Mga idol, yun yung upon your deposit or upon your sending to your GCash, i-screenshot nyo yung mga lodis, yung pinaka-certificate or parang pinaka-resibo. I-screenshot nyo yun at yun ang i-upload nyo doon sa file. Okay? Then, dapat i-copy-paste ninyo yung message from GCash, nandoon yung inyong reference number. Remember mga lodis, dapat walang labis, walang kulang. Kung ano yung nakalagay doon na reference number, yun dapat ang ilalagay nyo doon sa fill in the blank. Kado sa box, okay? Yung iba kasi yung nangyayari mga lodis, nababaligtad yung number or inaalis nila yung ibang number, okay? So doon pala mga lodis, magkakaroon na kayo ng conflict, automatic kire-reject yan ng Melbet mga lodis. So para maiwasan natin yung mga ganung problema, advice ko lang, gumawa tayo ng tama. Kasi yung Melbet, honest yan mga idol. Kapag merong na-receive yan na cash in at hindi pumapasok sa system, ibig sabihin may problema doon sa inyong application. Okay. Unang-una mga lodis, advice ko rin sa inyo, huwag nyong i-text or sa text okay lang siguro, pero huwag nyong tawagan yung number kung saan doon kayo nagka-cash in o doon kayo nag-withdraw. Kasi yung number na yung mga lodis, ginagamit for operation yan. Okay, so busy yung number na yung, ignore lang kayo niyan. Pwede kayong mag-text siguro, pero dapat complete details. Okay, let's say for example, nag-cash in kayo or nag-deposit kayo ng 300 pesos. Okay, so pag nag-text kayo doon, ang i-text niya, automatic na lagay niya na GCash number, account name ng GCash, kung sinong, anong pangalan ng GCash ninyo. Then, yung reference number, ilagay nyo. Then, yung amount, yun ang i-text nyo. Para pag nakita nila yon, hindi na nila kailangan sagutin kasi may mga ibang staff naman na magre-receive nun, sila yung mag-re-retrieve dun sa system. Kapag hindi dumating yung mga idol at nakita nila sa system, tama lahat, hindi dumating, ibig sabihin, hindi nyo na-confirm. Or, makikita nyo yung dot na parang sumasayaw-sayaw siya na ganun. Okay, then babalik ulit siya sa confirm. Pagka ganun mga idol, meron tayong instruction, makikita nyo mamaya. Pinakita ko dyan kung paano yung paraan para ma-confirm ninyo. Okay, kasi sa apps ng mobile ninyo, sometimes nagkakaroon niya ng problema doon sa version. Kaya hindi siya masyadong, yung iba, okay yung version, kaya nakakapag-deposit sila. Okay? Meron nga dyan mga lodis, bagong register, no? Mamaya pakita ko na lang mga idol. Tingnan nyo paano mag-register, paano i-edit yung inyong personal profile para fill up talaga lahat. At kapag hindi pa kayo nakapag-send talaga ng deposit, you have to go to your browser. Gumamit na kayo ng browser, which is yung Google Chrome, o kung anong browser meron kayo, i-type nyo lang yung melbet.com. Doon kayo mag-login. Then, mag-request kayo uli kung anong ginamit nyo na reference at saka yung screenshot. Yun ang gamitin nyo mga idol. Huwag na kayong mag-send uli sa GCash kasi na-receive na ang inyong sinend na amount. Okay, so papakita natin actual yung demonstration, yung instructions, okay, yung tutorial mga lodis para sa mga namumblema paano sila. Kasi maraming gustong maglaro eh. Maraming nag-PPM sa akin. Kaso hindi sila makapag-cash in. So ito na yung mga sagot mga idol. Ito na yung sagot. Huwag yung skip. Panoorin ang video ito. Tapusin nyo ang video ito para wala na kayong magiging problema.
Alright mga Lodi, so huwag na natin patagalin ito mga idol. Ay, by the way, bago ko makalimutan, yung ating hidden words pala mga Lodis, no? Kung mapapansin nyo, wala akong nilabas ngayon sapagkat yung tutorial nito mga idol, kailangan na natin ma-upload. Okay? Then secondly, nagkaroon po ng problema ang aking GCash. Hindi ko alam kung bakit mga idol. Hindi ako makapag-send. Okay? Verified siya, tsaka nakalink naman sa bank, pero hindi ako makapag-send. Nag-send na rin ako ng ticket sa GCash. Okay mga Lodis, so huwag na natin patagalin to para malaman nyo na mga idol kung ano talaga sikreto, anong pwedeng gawin para makapag-cash in na kayo tsaka makapag-deposit. Alright, here we go. Go, go, go! Okay, so click nyo lang yung Google Chrome. Then type nyo ang melbet.com. So, ayan dito mga idol, makikita nyo pagka in-scroll down nyo siya dito sa bandang baba, no? Kasi sa website pa lang to mga Lodis, no? Pwede rin kayo mag-register dito. Okay? So, mas maganda kung nasa cellphone na ninyo para hindi na kayo magta-type. Okay, so scroll down nyo lang siya. Okay, makikita nyo rito, no? Okay? From the top. So, ito yung pinaka-interface niya. So, scroll down nyo lang. Okay? Then, dito makikita nyo yung mobile applications. So, pag kinlik nyo yan. Okay, so dito mga idol, pagpipilian nyo na lang, no, kung ano yung available na device ninyo. Kung naka-iPhone kayo, so iOS, meron dyang Apple, okay? So, kung Android naman, eto mga idol, sa baba, nakalagay yung Android, no? So, since na naka-Android ako, click ko yung Android. Okay, then click ko ulit para ma-install natin yung application. So, ipakita ko lang sa inyo mga idol, download lang natin yan. Okay, then from here, i-open na lang natin. Okay, then install. Okay, so try natin ulit, no? I-close natin yan. O, so nandito na siya mga idol. Ayan, nandito na siya sa ating cellphone. So, click lang natin yung Melbet. Okay? Then, itong tatlong guhit sa kaliwa, bandang taas, for registration, no, magre-register kayo. Click nyo lang ito. Okay, so may nakalagay dito registration. Click nyo lang yung registration. Okay, so kung makikita nyo ito mga idol, mayroon ditong tatlong option, ano. Okay, para sa mga gustong kumuha ng bonus, dito po kayo sa full. Pwede siyang one click, pwede siyang by phone, pwede rin siyang sa full. Okay, so sa full, dito magkakaroon kayo ng ano, para sigurado na makukuha ninyo yung bonus, no? Ang minimum cash in dito mga idol, dapat 600 pesos para makuha ninyo ang inyong bonus na 100%. Okay, pero ang ating minimum cash in lang, cash in dito mga idol, ang minimum cash in lang talaga natin dito is 100 pesos through GCash. Okay, so pipilapan nyo lahat ito, no? Okay. So pipilapan natin lang, pipilap nyo to. Dito sa region, like for example, ang region, wala kayo doon sa region, ano? Kahit anong region, pwede nyo ilagay dito. Basta naka-Philippines kayo. For example, itong region, ano? Ayan, so Maynila. Okay, or pwede rin Philippines din. Okay, pwede rin Philippines. Pwede rin yan, okay? So city, pipili kayo kung nasaan kayo dyan, lagay nyo na lang dyan na Manila. Ayan, okay na yun mga idol, kahit ganyan lang siya. Lalagay nyo rin ang inyong cellphone number, yung inyong email, then enter your desired password. I-repeat nyo lang din ulit yung password, then peso, nakalagay na, then sports, then sa promo code mga idol, ilalagay nyo lang ang promo code ni Papa Lods, okay?
Alright. Then, i-check nyo lang to. Okay. So, review natin, ano? Okay. Then, kung tapos na, i-click lang ninyo ang check na to, kulay green. Send code. Okay, then may magsisend sa inyo rito ng code. Hintayin lang natin yung code na isisend sa inyong number. So, ito na. 14476. Okay, then click natin yung activate, mga idol. Alright, so yan. So, kung makikita nyo nun, mga idol, i-screenshot nyo na kagad kasi nandyan ang inyong username and password. Okay? So, very important yan, mga idol, na ma-screenshot nyo lahat yan. Okay? Para every time na magla-login kayo, for sure, meron kayong kopya. Kasi kapag may pera na yan, then, okay, so punta tayo rito sa login. Okay, so ito yung mga games na. Ito yung interface niya pag nasa account ka na. Okay, so from the left side, do, sa taas, yung tatlong guhit, andito lahat ng mga games na, mga idol. Okay, so mamimili lang kayo rito kung saan kategory gusto ninyo. Merong live, may sports, may casino, meron dyang slots. Okay, so ito, example, do, ito yung mga games niya. Okay, so dito, pipili tayo halimbawa, no? Ayan, mga idol, kumpleto yan. Merong football, di ba? So, lahat ng ano, tennis, basketball, may NBA, mga idol. So, sa NBA pala, mga lodis, yung iba dyan, pumupunta pa ng malayo para makataya. Dito, mga idol, i-update kayo every time na mayroong event, mayroong laban. Since na nag-fill up kayo with your email, i-update kayo rin, mga idol, kung anong oras at anong araw. So, hindi kayo mahihirapan. Ano nito, complete package na to, mga lodis. Okay, so makikita nyo rin, sobrang dami ng games nito, mga idol. Thousands of games ito. Ayan, makikita nyo naman, sobrang dami nyan. Okay, bawat games nyan, may mga, ano pa yan, may mga category. Okay? Ayan, so, ito lahat, mga idol, ito lahat ng mga nakikita nyo rito, puro games lahat yan. Mamimili kayo rito, mga idol. Kaya kung sawa na kayo sa ilang games lang dito, mga idol, hindi nyo ito mauubos. Sobrang daming games dito, mga lodis. Alright, so dito, mga idol, na-install na nga natin yung ating application ng Melbet, no? So, i-open natin siya. At kung mayroon man ditong update, I think mayroon talagang update ngayon ang Melbet apps. So, makikita naman natin kung mayroon siyang update. We need to update para wala tayong problema sa ating mga transaction dito sa apps na ito. Okay, so click lang natin yung update, mga lodis. Then, go to settings. Alright. So, dito, mga idol, kailangan nyong i-on to. Allow from this source. Okay? Huwag nyong kakalimutan, i-allow nyo yan. Alright. So, since na na-allow na natin, mga idol, back tayo. Okay? Then, nag-update na to, mga lodis. Apps is updating. So, hayaan natin matapos yung kanyang update, mga idol, para yung version niya mas updated yung version. Okay, mga lodis, para hindi tayo magkakaproblema sa ating cash in and cash out. Okay, so hintayin muna natin yung update niyan, mga lodis. 7.98.99, and here we go, 100%, then install. Okay, so install natin dito, mga idol, no? Huwag nyong ikakancel, mga lodis. Okay, although naka-install din, di ba? Pero kailangan nyo pa rin i-install ulit. Kumbaga parang i-overwrite niya lang yung inyong application. Okay, apps installed. Alright, so open natin ngayon, ano? Or i-done natin, pwede rin. Pero open na natin diretso para ipakita ko sa inyo, no? Okay, so dito, mga idol, itatry na natin yung bagong updated na apps natin. Okay? So, remember, after your registration, after nyo mag-register, mga lodis,
in-expect nyo na okay na lahat, na fill upan nyo na lahat, di ba? So, try to check. Okay, punta kayo rito sa tatlong guhit sa kaliwa, dito banda sa taas. Okay, tatlong guhit, click nyo yan. Okay, so nandito na yung account, no? Iki-click nyo ngayon dito yung my account, mga idol. Okay, to be able to check, your details kung complete lahat. Okay, so i-click nyo tong my account. So from here, makikita nyo dito sa aking right side. Okay, dito sa taas, no? Meron ditong pencil. Ayan, right side, ditong kanan, meron ditong pencil. I-click nyo yung pencil. Okay, then from here, isi-select nyo yung edit personal profile. Okay? So, kung magpapalit kayo ng phone number, nandito rin yung option. Okay? Then, activate email, nandito rin. So, you have to activate your email, by the way. Okay? So, dito muna tayo mag-proceed sa edit personal profile. So, lahat ito, mga lodis, dapat ito, ma-okay ito eh. Para wala kayong magiging problema sa transaction. Cash out, cash in, deposit, or basta kahit anong transaction na gagawin ninyo sa Melbet, wala kayong magiging problema kung activated yung inyong email at fill up lahat ng inyong personal profile. So, start tayo. Fill up natin yung edit personal profile. Okay? So, dito mga idol, nakita nyo? Hindi pa tapos, mga idol. So, kadalasan sa inyo mga lodis yung hindi nakakapag deposit or hindi nakakapag cash in kasi mga idol, hindi nyo pa na-fill upan to. Okay? Yun yung one reason. Okay? So, fill upan natin to. Sa pipill upan nyo rito mga lodis, itong document na ito, kahit ano mga idol, pwede nyong ilagay dito. Okay? National ID, ID document. Okay, ID document tayo mga lodis, no? Okay. Series, okay. Dito sa series mga idol, kahit ano ilagay nyo. Halimbawa, 2017. Oh, ayan. Document number mga idol, kahit ano ilagay nyo, lagay nyo dyan na 033 7 6, 5, 4, 1, 2, kahit ano ilagay nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, gawin natin 11, okay, date issue, ilagay natin, syempre 2017 yung ilagay natin, ano, 2017, so lagay din natin dito 2017, okay, October 19, lagay natin. Then, okay. Kahit anong ilagay nyo rito mga idol, issued by. O, ilagay nyo rito, municipal. Or, Quezon City rin. Lagay nyo. Basta mapilapan nyo lang yan mga idol. Quezon City Hall. O, lagay nyo dyan. Okay. So, marami na tayong cash in, mga idol, ha. So, okay. So, after nyan, check nyo mabuti. Okay na, no? So, makikita nyo dito sa taas, mga lodis. Meron dito tong check. Ayan yung check na yan, yung sign on check. I-check, i-click nyo. Okay, click nyo yung check, mga idol. Okay, nakalagay changes made successfully. Okay, so ibig sabihin mga idol, fully ano na ito, fill up na ito mga lodis. Okay? Okay, dito mga idol, kadalasan nagiging problema yung pagka-cash in. Ano? Ipapakita ko sa inyo mga lodis kung paano tayo makakapag-cash in kapag hindi nag-work ang ating apps na naka-install sa ating phone. Okay, so from here, try natin mag-cash in, ano, gamit yung apps. Okay, click natin yung positive sign, ano. Okay. So,
Click natin ang ating Cash Express. Okay, dito mga idol, unang-una dapat tama lahat yung ilalagay ninyo. Okay? Yung reference number ninyo dapat i-copy ninyo ng maayos at dapat walang sobra, wala ding kulang. Otherwise, doon kayo magkakaproblema, hindi ninyo masisend yan. Okay? Or masisend nyo man, mag-successful yan, pero marireject din mga lodis. Okay, so ilalagay ko dito yung aking GCash number, no? 6, 8, 9. Okay. Then, ika-copy paste natin mga idol yung number na ito sa baba ang nakalagay dito. Before requesting a deposit, please make transfer using the payment details start, stated below. Okay, so ito siya mga lodis, yung 0961. Okay, so copy natin. Then napunta tayo sa ating GCash. Kailangan mga idol, huwag kayo magkakamali dito, no? Kailangan, o yan, okay, so yan yung number. So try natin mag ng 100 pesos mag cash in or mag deposit. Okay, so unang-una mga lodis, of course, dapat tama ang ating GCash number na inilagay dito. Okay, so para doon masisend yung inyong deposit. Okay, so J mark J, then send 100 pesos. Then after this mga lodis, i-screenshot natin mga idol. Kasi yun ang gagamitin natin para pag nag-upload tayo ng ating file. Okay, screenshot. Alright. Then balik na tayo sa ating message pala, no? Kunin natin yung okay, so dito kunin natin tong reference number. Copy. Okay. Then punta tayo rito. Paste natin, dapat walang labis, walang kulang mga idol. Okay? Then upload natin yung ating screenshot. So pagka ganito ang problema, no, at hindi papasok ang inyong okay, so yan ang nagiging problema, no? So matagal siya mga idol, no, hanggang sa bumabalik ulit yung confirm. Okay? Pag bumalik ulit yung confirm, nag-confirm kayo ganyan pa rin, ang gawin nyo lang mga idol, i-X nyo lang. So okay, kapag ka ganun, hindi kayo nakapag-send, no? Yung iba, kapag hindi po na-send or hindi na-confirm, hindi po talaga papasok yan sa Melbet. Although na-receive na ng GCash yan, pero hindi po yan papasok sa Melbet. Kaya wala pong pumapasok sa iyong account. Okay, so ganito po ang gawin natin, ano, mga lodis, no? I-log out nyo rito. Okay, so punta kayo rito sa log out. Ito sa pinakababa. Ayan mga lodis. Log out nyo siya. Yes. Okay, siguraduhin nyo lang na na-log out nyo mga idol para hindi siya mag-conflict, no? Okay, so nakapag-log out na kayo. Punta kayo ngayon sa Google Chrome. Okay, then type nyo rito ang melbet.com. Okay, so dito mga lodis, andito na kayo sa website. Okay, so dito kayo ngayon magla-log in mga idol. Kapag ka may problema kayo sa cash in na hindi pumapasok, kadalasan yan mga lodis, nagkakaroon ng problema dun sa apps. Okay? So ang gawin nyo lang, pumunta lang kayo sa melbet.com, then dito kayo mag-log in. Okay, then log in. At dito mga idol, dito kayo ulit magdi-deposit, no? Okay, click nyo yung deposit. Pero di nyo na kailangan magpadala sa GCash gawa ng meron na nga tayong sinin sa GCash. Okay, so ang gagawin natin, punta tayo ulit dito. Magre-request tayo ulit gaya nung nirequest natin kanina, no? So, ilalagay ulit natin yung reference number. Ito dapat maingat mga idol, ha? Dapat dito walang labis, walang kulang. Okay?
Kasi merong iba ang ginagawa mga idol, tinatanggal nila or pinagpapalit nila yung reference number, which is hindi katulad nung isi-send nila na upload files. So pag doon pala mga lodis, automatic magkakaproblema ulit kayo, matatagalan pati yung ibang nagka-cash in at marireject ang inyong transaction. Okay. Then ilalagay ko lang ang aking GCash number dito mga lodis. Okay. So kumpleto na ulit ang ating transaction ano. Then dito mga idol, i-confirm na natin. Okay, so tama naman ang niload ko or dineposit ko 100 pesos. At ang aking GCash nandiyan na rin mga idol. At ang reference number ng GCash nandito na. Then upload file tayo mga lodis. So yung ipapadala nyo, yung transaction nyo pa rin kanina. Okay? Alright. So ito mga lodis, kompleto na no? Tama yung amount natin. Tama yung GCash number ko. Nag-upload ako ng aking screenshot. At nilagay ko yung tamang reference number. Okay? Then confirm. Ayun mga idol, kung nakita nyo, sobrang bilis mga idol. Okay? So ito lang yung gagawin sa mga hindi nakakapag-cash in gamit ang apps ng inyong mobile. Okay? So mabilis ang ating cash in mga lodis. Okay? So minsan kasi nagkakaroon ng problema lalong-lalo na sa version ng inyong Android or kasi sa iOS mabilis doon sa iOS. Okay, sa Android nagkakaroon ng problema siguro doon sa version, okay? So, doon nagkakaproblema yung apps. Although, na-fill up nyo na lahat, pero hindi pa rin kayo nakapag-cash in. Diba? So, ang gagawin nyo, ganun lang yung gagawin nyo mga lodis. Pupunta kayo sa Google Chrome, type nyo melbet.com, then i-request nyo ulit dito yung inyong transaction. Okay, gaya ng pinakita ko sa inyo. So, mga idol, sana nakatulong ito at sana wala na magiging problema ang inyong mga cash in dito sa Melbet mga lodis. Anyway, mga idol, sa Melbet mga lodis, hindi po tayo dito na aargabyado kasi lahat po ng hindi pumapasok sa cash in mga idol, tinatawagan po yan. At advice ko lang din po, dapat yung number na nakikita nyo rito, no? Let's say for example ito, no? Yung 0961-187-1679, hindi po tayo pwede mag-concern dito mga idol or hindi po tayo pwedeng tumawag or mag-text dito mga idol kasi ongoing po ang transaction ng number na ito. So, ang gagawin po natin mga lodis, meron po tayong mga support, okay? Or pwede po kayong mag-concern sa number na ito pero hindi po kayo pwedeng tumawag. I-text nyo lang yung complete details ninyo. Kapag nag-text kayo rito ng hindi dumating ang aking deposit, mga lodis, hindi po yun ma-ignore lang po yung mga idol. Ang mas maganda, i-text nyo na kagad yung complete details ninyo. Let's say, for example, GCash name, GCash number, tapos yung reference, yung transaction ninyo, then yung amount. Saka nyo sabihin na hindi po pumasok sa games. Yun. Kailangan complete details para madali po nilang mahanap. Kapag nahanap po nila kaagad yon, automatic po may tatawag sa inyo. Okay, so wag po kayong tatawag dito sa number na nandito. I-ignore lang po yan mga lodis kasi ongoing po yung transaction ng number na ito. Ginagamit po ng lahat. Okay, so hindi po kayo may entertain dito. Ayan, sana mga lodis nakatulong yung aking tutorial video para po sa mga namumblema kung paano makapag-cash in at bakit hindi sila makapag-cash in. Okay? Okay, so mga idol, nakapag-cash in na tayo rito mga lodis. Pwede na tayo maglaro. Pwede rin dito mga idol. Ayan, click nyo lang yung ito. Itong tatlong guhit sa kanan.
katabi ng inyong account. Ayan, itong may drawing na tao, yan yung account ninyo pag kinlik nyo yan. Okay, ayan, ayan yung withdraw, then log out, no? So, pwede rin kayo rito mga idol maglaro. I-click nyo lang tong guhit sa kanan. O, nandyan din lahat yung nakikita nyo doon sa apps mga idol, okay? So, nandyan yung games, lahat andyan. Sports, ayan, pag kinlik nyo mga lodis, andyan lahat yan. Okay, pero para mas madali, no? Para mas madali sa inyo, pag open ng inyong mga cellphone, doon na lang kayo maglaro sa inyong apps. Ngayon, kung sa pag-cash in, at hindi makapag-cash in doon, or makapag-withdraw doon, mag-log out kayo, huwag nyong kakalimutan, then mag-log in kayo rito sa website mismo ng melbet.com. Okay, so pag nakapag-cash in na kayo, nag-successful na, okay, pwede nyo na i-log out mga idol. Okay, log out tayo rito mga lodis. Yes. Okay. So dapat mga idol, bago kayo umalis dito, dapat naka-log out ang inyong account para walang conflict doon sa pag-open niyo sa inyong apps. Okay, so dito mga idol, balik na tayo sa ating apps dahil tayo nakapag-cash in na mga idol. Mas maganda kasi pag dito tayo sa apps natin kasi i-click na lang natin, ano? At saka dito pwede niyo i-save. Okay, so click natin yung account natin. So ito mga idol, dumating na nga kaagad itong ating 100 pesos na kinash in sa ating account. Okay? So ganun lang kabilis ang cash in ng Melbit mga idol. Maliban na lang kung may problema at alam niyo naman problema, ginawa niyo pa. Okay? Tulad ng reference number, dapat walang labis, walang kulang mga idol. Okay? Ganun din sa cash out mga idol. Kung wala lang mga nakapila na chine-check pa kasi hindi magkatugma ang reference number compare doon sa kanilang screenshot, kadalasan ganun mga lodis. So dapat maingat tayo pagdating sa ganun para hindi abala at hindi rin abala sa inyo makakapaglaro na kayo kaagad. Okay? So sana mga idol may natutunan tayo sa videong ito and thank you very much.